Grabe. Pasensya na ho, ah. Pasensya na ho. Ah. Kailangan ho natin itong pag-usapan. Okay? So, yung mga may kahilingan na ibalik tong usapin na ito. Kasi, oh, kahapon, pinag-usapan natin yung tungkol kay Rapi Tulpo. Di ba yung naganap na paswitik dyan sa Rapi Tulpo in action? Hindi ako agree doon, yung mga paswitik-switik. Alam mo naman ako, ayoko yung mga ganyan-ganyan eh. Tsaka alam naman natin kung ano ginawa ng babae doon. Yung babae na hindi ako madadaan sa pa-smile-smile niya. You can be friends. Oh, no. Ganun-ganun ka? Wag ako, te. Nanay na ako sa mga ganyang kababaihan. Here's my number. Give me a ring. Give me a ring. Joke lang. Oh. Pero alam mo natin ang dahilan kung bakit nagbigay ng $5,000 si Senator Rapi Tulpo. Di ba? Oh. Eto, panoorin lang uli natin, kapiraso lang, kung bakit at anong dahilan ng pagbibigay ni Senator Rapi Tulpo ng 5,000. No. This is like a redemption to Filipinos that not all Filipinos are bad. Yeah. To show you that Filipinos are kind. And that's why I'm doing this. It's a borrow, that's a lend. If you could just lend me the cash, like, I will pay you back. Like, I promise you, I'll pay you back. Because I'm going to pay you. Whenever you can pay me, pay me. I'm like you, Senator. But I'm not going to pressure or push you to pay me back. This is just helping you. I will pay you back. Because that's my mission. I can even have the money ready now. I will pay you back. I promise you. I just need an opportunity. Like, she kind of cut my knees down. That's why she... Si ate pa na yung ngiti. Eh! Dinadaan mo sa ngiti yung Amerikano na yan, ha? So ito, ha? Malinaw sinabi ni Senator Rapi Tulpo. Kaya niya binigay yan to redeem. To redeem the name of all Filipinos. Hindi lang si ate. Una-una, si ate talagang nagkamali. Oh, to redeem the name na tayong Pilipinas, ay tayo ay maayos, hindi ho lahat ay scammer. Yun ho ang dahilan. Okay, yun po ang dahilan kung bakit nagbigay ng 5,000. Aba, syempre. Diba? Syempre, hindi ho papayag. Sino? Yung pakiila merong abogado. Panoorin natin, ha? Panoorin natin. Ang tanong dapat dyan eh, paano siya? Paano siya naging beneficiary ng isang charitable foundation kung tunay nga na ang may-ari ng Rapi Tulpo in action ay yung Rapi Tulpo in action foundation? Ganun ba yon na parang ang pera doon ay i-dispose na lang sa kung sino-sino? Bakit ba? Anong pakialam mo? Hindi ko maintindihan, ha? Anong pakialam mo? Pera mo ba yun? Eto, pinapaliwanan niya. Kasi yung foundation daw ang may ano ng Rapi Tulpo in action. O bla bla bla. So, bakit daw ang beneficiary yung Amerikano? Anong pakialam mo? Foundation mo ba yan? Magtayo ka sarili mo. Hindi ko maintindihan kung bakit. Magtayo ka ng sarili mo, ipamigay mo kahit sinong gusto mong pamigay. Hindi namin pakikialaman. Baka pakialam mo sa pagpinagbigay nila. At ngayon, mga kabatas natin, kung ito naman ay galing sa sahod ni Kunwari, galing daw sa sahod, ha? Tingnan ninyo. Rapi Tulpo bilang isang senador. Oo. Di ba bayad namin yan sa iyo sa pagtatrabaho mo bilang senador? Oo, ngayon... Porkit bayad mo, gusto mo kung saan yung desisyon mo gamitin ni Rapi Tulpo yung pera niya? Bobo nito eh, sorry ha. Ito ang pinaka-bobong argumentong narinig ko. So lahat tayo, kunwari dahil public official ka, sinahurang ka, lahat tayo may say sa sahod ng ibang tao? Eh sahod niya na yun eh, pwede niya, karapatan niya na kung saan niya gusto dalhin yun. Gets mo? Bobo ka? Naintindihan niyo ibig sabihin, kunwari, ito, binigyan natin ng sahod si itong pulis na ito. Halimbawa, yung pulis, bakit tayo nagpapasahod sa PNP? Yung general doon, yung pera niya, pinangkain niya, pinambabain niya.
o kung anong paman ang ginamit niya, kung saan, basta hindi illegal. Oh, hindi ko alam kung illegal yung pambababae niya. Depende yun kung may asawa o wala. Hindi, huwag na yung pambabae. O halimbawa lang, ginamit niya, gusto niya mag-golf, gusto niya bumili ng kotse. Ano yun? May say ka pa dun? Anong problema mo dun? E pera niya na yung yung sahod na yan. Okay? Magkaiba yan dun sa prinsipyo ng kami ang nagbayad ng 3 milyon na logo. Iba yun sa yung sahod na yan sa pagtatrabaho ng isang opisyal, deserve niya yung sahod. Anong katangahan yun? Nagtrabaho yung mama, sinahuran siya, kung saan man niya gamitin yun, problema niya na yun. Wala ka na doon. Ano ba gusto mo pati yung paggastos ng mga senador? Ikaw pa ang mag-decide pala, desisyon ka? Ita mo din tong abogado na to pala, desisyon sa buhay na may buhay. Di ba? Eh kung may pera yung tao, una sinabi mo ha, kung sakaling salary niya, meron pang isang pangatlong option eh. Ano? Kung kumita siya sa YouTube at gusto niya yung pamigay yun, pakikialaman mo? Anong pakialam mo? Pala desisyon ka, Attorney Libayan. Yung totoo lang, pala desisyon ka. Di ba galing sa tax namin yan bilang mga Pilipino? Bakit binibigay mo sa Amerika? Uy, anong pakialam mo? Ang tanga mo, Brad! Sorry ah, ganyan ka na ba katanga bilang abogado? Kung ano man ang sahuri ng public official, even if galing sa sahod na sa tax ng taong bayan yan, kung saan man niya gamitin, karapatan niya yan. Wala kang pakialam. Naintindihan mo? Ngayon, iba yung usapan na kunwari, pondo ng departamento ginamit sa mali. Halimbawa, yung logo. Halimbawa, yung Love the Philippines ad. Kasi pera natin directly ginamit. Pero ito, sinahod na doon sa tao na official kasi nagtrabaho siya, sinahuran siya. Gets mo ba? Ano pa kailan mo? Anak ng waiting, oo. Magkaiba yung pondo versus sahod, ang layo naman nun. Eh sabi ko, hindi ko nga alam kung saan, kung anong klaseng abogado ito si Attorney Libayan eh. Abogado ka ba talaga? So every time gagastos ang sino mang public official, dahil since tayo ang nagpapasahod, tayo magdidesisyon. Oy, Senator, huwag kang kakain sa hotel ha. Bakit? Kami nagpapasahod sa'yo eh. Punyeta kang senador ka ha. Uy, punyeta kang general ka. Huwag na huwag kang bibili ng mamahaling sapatos ha. Bakit? Kami nagpapasahod sa'yo. Naintindihan niyo yun? Grabe naman yan. Ano? Relax lang, idol. Tumul yan. Ay. Hindi naman ako. Relax lang. Intense lang. Sandali. Ata. Bilang senador, di ba galing sa tax namin yan bilang mga Pilipino? Bakit binibigay mo sa Amerikano? Mga kabatas natin, ito pa ang isang issue dyan. Sa Pinoy, hanggang 5 to 10K lang ang bigayan. Wow! This is... alam mo, grabe. Una-una, bigay yon. Bigay! Alam mo ibig sabihin ng gift? Bigay! Bigay! Ibig sabihin ng bigay, gift. Hindi mo karapatan yun. Yun ay pribilehiyo. Bigay nga eh. What the? So iko-compare mo, bakit ako ang binigay mo lang sa akin 10,000? Bakit doon sa Amerikano 2.5 US dollar? Ay, 5,000 pala. 5,000.
Grabe yung ano, alam mo, halatang nagtotroll tong abogado na to. Alam mo kung bakit ko pinupo na to? This is kind of argument is really a bad influence. Sobrang maling mindset, maling attitude na ipinapasa mo sa mga viewers mo. Wala kang pakialam kung ang isang tao nagbigay ng 10,000 dito at dito 1,000 at dito 3,000. Bigay yun eh. Magpasalamat na lang. Diba? Lin Miyamoto, ano ba yan? Oh! Pwede ko bang ireklamo? Oh, tingnan nyo si Lin Miyamoto, 1,600 binigay sa akin. Yung isa dyan, magkano lang? 100 plus. Pwede ko ba ireklamong ganun? Bigay yun eh. Alam mo ibig sabihin ng bigay? Hindi mo karapatan yun. Ang... Alam mo, kung hindi lang talaga masamang magmura, naku po. Nakatikim ng marami sa akin tong abogado na to. Diba? Pambihira, binigyan ka, hindi ka magpasalamat. Magre-reklamo ka, bakit kami mga pag-Pilipino 5,000, 10,000 na? Alam mo, ito lang ha. Makinig kayo mabuti. Kasi, kaya nagbigay ng ganoon doon sa mga yung iba, mga Pilipino 5,000, 10,000. Bakit dito ganito kalaki? Kasi nga, Rafi Tulfo is trying to prove something. What is it? He is trying to prove that we Filipinos are not scammers. Meron lang talagang iilan. May purpose kung bakit siya nagbigay ng ganong kalaki. May dahilan. Hindi ho yun namigay lang dahil nagyayabang lang siya. Hindi ganun yun. Nambigay siya ng ganong kalaki kasi meron ho siyang purpose na para lahat ng manunood, especially the foreigners, would understand that not all Filipinos are cheap, scammers, o budulbulerors. Budulbulerors? Ganun ba kababa ang tingin ni Rafi Tulfo sa mga Pilipino? Isipin nyo na lang ito mga kapatid natin. Ay grabe. Ganun ba ang kababa ang tingin ni Rafi Tulfo? Kasi again, dito nyo makikita na napakababaw ng utak ni Atty. Libayan. Kasi ang utak ni Atty. Libayan, this is just help. Help and that's it. No. Ang ginagawa ni Rafi Tulfo sa pagbigay niya ng 5,000, may dahilan siya. Hindi lang ito ordinaryong tulong lang. Nakatulad ng binibigay niyang tulong sa iba. He is trying to prove a point. Isip talaga si Rafi Tulfo ng maayos para sa pobre nating mga kababayan, mga kapatas natin, yung 270,000 pesos na yon. Na alam naman natin at sinabi nitong Amerikano na ito na meron naman siyang enough to get by. May natira naman siyang pera doon sa part 1 na finiture natin, itong palabas na ito. Isipin niyo mga kapatas natin, yung 270,000 pesos na yon, bigyan mo ng tigte 10K. No, yung mga tao. 'Di ba? Di 27 na Pilipino ang may 10K na hindi na kailangang umasa kay Alan Peter Cayetano. Oh. Oh. Bakit daw hindi na lang magbigay ng 10K? Yung hatiin yung 207, basta 270,000 nga ba yung 5,000? Ay nako, ang babaw talaga ng isip nitong Atty. Libayan na to. Napakababaw ng isip nito ni Atty. Libayan. Si Senator Rafi, sa pagkaalam ko, from time to time, nagbibigay siya sa mga taong nangangailangan ng tulong sa kanya. From time to time. Hindi naman siya pumapalya doon. Ang dami niya nang binigay
As a matter of fact, kung kukumpitin natin siguro lahat ng binigay ni Senator Rafi sa mga Pilipino, lagpas ng $5,000. So para mo ihirit yan, ginagawa mo talagang tagantanga yung sarili mo, Senator, Attorney Libayan. Alam niyo kung bakit? Hindi mo maintindihan yung purpose ng $5,000 na US dollar na ibinigay. All you understand is the word help. You don't even understand na yung $5,000 na yun, it's not a help doon sa Amerikano. Hindi yun tulong. Yun po ay pagpuprove ng point na hindi tayong mga Pilipino scammer. Madalas lang ma-scam. Nabubudo, lalo-lalo na nung gobyerno. Di ba? Bakit ganun? Hindi nyo may paliwanag, di ba, Tool Fanatics? Kahit yung mga vloggers, I swear, hindi kayo inabutan ng 270,000 pesos ni Rafi Tulfo. Alam mo, ako may pakiusap ako kay Senator Rafi Tulfo. Pwede mo, bigyan mo na lang to. Hindi, kasi... Honestly, Senator Rafi, bigyan mo na lang ito nang matapos na bibig nito. Kasi nagre-reklamo siya sa 5,000 eh. US dollar, abutan nyo na lang ng 5,000 to. Baka tumahi, baka ha, hindi ako sure ha, hindi ko sinasabi nagpapabayad siya ha. Pero baka tumahimik na to. O ito, 5,000 no, para sa'yo. Tapos na ano, oh, may reklamo ka pa. Sabi, alam mo, tama ka sa rapot ha. Hoy, Libayan, what's wrong of giving money or help to foreigners kasi hindi mo kaya magbigay ng... Hindi, ito. Sabi ko nga eh. Kung ang nirereklamo niya, kung, I'm not saying ito. Kung ang nirereklamo niya, foreigners ang binibigyan at hindi Pilipino. That is so discriminating. Alam mo ba yon? Bakit? So, hindi ka pwedeng tumulong sa kapwa mo dahil puti yun, dapat tumulong ka lang dahil Pinoy. Asan ang humanity dun? Di ba? Asan ang... So pag may nangailangan ang Amerika, kunwari lang ha, kunwari. Okay? Let's assume na this is help. Okay? To help versus Filipino and help versus the American. So ibig bang sabihin nun pag Amerikano hindi natin dapat tulungan? Because dapat Pilipino lang ang dapat natin tulungan. Ha? Saan ko na? I mean, what kind of thinking yun? Eh kung parehong nangangailangan, hindi ba pwedeng tulungan natin pareho? Kung parehong nangangailangan, ha? Although, again, assuming lang yan. Pero ang sinasabi natin dito, that's not the reason why binigyan ni Rafi Tulfo yung mama, yung Amerikano. Di ba? Hindi ako, even if you hate a race. Okay? Kung sino man yung hate yung race. Pag may nangailangan yan, tulungan natin yan. Bakit? Hindi dahil sa puti siya, Arabo siya. Kasi ganun ta, halimbawa lang ha, halimbawa. Halimbawa lang. Paano kunwari Arabo yan, tapos mahirap. Tapos binigyan mo ng pera. Baka may hihirit pa dyan. Ay, yaman-yaman ng mga Arabo eh. Bakit mo tutulungan? Diba? Hindi natin kasi pwedeng ganunin ng lahat ng ano eh. I-generalize porket Arabo mayaman. Puti, mayaman yan. Ian Nabi, almost 10,000 videos ang... YouTube ni Rafi Boss, majority nun Pilipino tinulungan. Oo nga eh. Wala sa kanya yan, wala sa kanya yan. Diba, anong ibig ko lang sabihin po? Simple lang naman eh. Kahit sino, anong lahi, anong kulay, kung ano man yan. Basta, kailangan ng tulong, dapat tulungan. Okay? Assuming ha, natulong ang yung ipinopoint mo. Kaya nga, sasakyan kita sa logic mo, mali ka pa rin. Kahit sakyan ko yung logic mo, mali ka pa rin.
Pero mali pa rin yung logic mo din. Na ano, hindi naman yan tinulong eh. Yang 5,000 na yan to prove something. Na kaming mga Pilipino, kami hindi kasama dun. Ayaw kita isama, bakit mapakailan mo? Hindi, kaming mga Pilipino ay hindi kami scammer. Lahat. Ay, naku. Wala, wala talaga. Sana all. Sana all. O yun, kailangan lang niya pala eh. Pero to, Rapi, bigyan mo na nga to. Bigyan mo na nga ng Ferrari to, mga abogado na to. Masyadong ano, grabe ito. Bigyan mo na ng $5,000 to. Yan to, Rapi. Ako sa'yo, suggestion ko ha. Kung ako lang may pera, bibigyan ko to ng $5,000 eh. Ano to lang, bigyan ko talaga ng $5,000. Muli nga, hanap nga ako ng pera dito. Ay, kinuha na pala ni Mocha. Ginamit sa Europe. Joke lang. Huwag siya sabihin. Diba? Pero hindi lang yan mga kapatas natin ang pag-uusapan natin dito. Pag-uusapan din natin yung ginagawa nilang pangmamanipula dito doon sa babae. Manipula doon sa babae? Yung babae na nga nagkasala? Ano ba? Hindi kasi pagpipilitan na naman yung hindi. Eh. Wala patutunguhan itong abogado to. Wala patutunguhan itong abogado to. Kasi pinaninindigan niya yung mali niya. Yung mali niya na umamin yung babae na talagang yung babae ng scam. Pinaninindigan niya na hindi. Oh, pinaninindigan niya na peke video, hindi totoo yung picture. Pinaninindigan niya eh. Kasi palpak nga siya eh. Pap, wasting time, sabi ni Mind. Ay nako, anyway, ito. The next performance will start momentarily.